Ano pa mangyari? Kapag ka nag-issue ng sabina, yan ay under compulsion of law na tinatawag. Ibig sabihin, wala sa kapasahan niya kung siya'y mag-a-attend o hindi. Kapag ka nag-issue ng sabina, ang husgado man, ang senado o ang kongreso, obligado ang testigo na sundin at sundan ito. So, hindi ako kumakatig sa kanyang sagot o sagot ng abogado niyang desisyon nila yan at call nila yan. Hindi nila call at desisyon yan kung nag-issue na ng sabina ang komite. At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya'y magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun pag ni-request ni Senator Risa. Sir, kaso ini-invoke nila, sir, yung parang traumatized daw and then parang mental health issues yata. Katulad ng ibang dahilan o rason na may kinalaman sa kalusugan, kailangan magpresenta nila ng medical certificate na magbibigay ng sapat na dahilan para hindi dumalo sa pagdinig. Tinatanggap naman niya ng Senado kung ito'y may basehan. And sir, kung wala daw po silang makuha na private doctor? Kung walang makuha ang pribadong doktor, naduda ako doon, may doktor ang Senado na pwede silang magpatingin doon o pwede padala ng Senado para tingnan at tiyakin ang kalagayan ng kanyang kalusugan at na siya healthy nga ba o hindi na mag-attend ng hearing base man sa kanyang mental or physical state. Sir, yung pong arrest order, it's not necessarily that she will be detained here or does it follow po? Just to compel the attendance in the hearing. So, ang mangyayari niyan, as soon as ma-arresto siya, parang ito yung kay Pastor Kibuloy. As soon as ma-arresto, magsischedule agad ng hearing. Pero hindi naman agad-agad, baka ilang araw bago ma-schedule ng hearing. So, habang ini-schedule ng hearing, siya'y magiging under detention muna.